Kumusta mga kamag? Gusto ko lamang pong ipakita sa inyo at i-share yung resulta ng pag-i-script natin sa ating mga fruiting bags. So kung hindi nyo pa po napapanood yung procedure ng pag-i-script natin, ay ilalagay ko po yung link sa baba para makita po ninyo yung mga steps or procedure ng pag-i-script natin ng fruiting bags natin after 1 month para mamunga po siya ulit ng masagana at ma-control natin yung mga insekto sa ating mga fruiting bags. So ngayong araw po na ito ay panglimang araw na mula nung ma-scrape natin yung ating mga mushroom fruiting bags. At sinabi ko po sa nakaraang video natin nung nag-scrape tayo na hindi po pwedeng mabasa ng tubig ang ating fruiting bags. So mula po nung pagka-scrape natin hanggang sa panglimang araw na ngayon ay hindi pa rin po ako nag-i-spray ng fruiting bags natin. So yung ginagawa ko lang po ay binabasa ko lang po yung wallings at floorings niya. So far po ay maganda naman po yung resulta. Malalaki pa rin yung bunga at mabibigat. At sa pang-anim na araw po mula nung pagka-scrape natin ay doon na po ako mag-mimis or mag-spray ng tubig sa ating fruiting bags. Minsan po kasi kapag nag-scrape tayo at diniligan agad ng tubig yung ating fruiting bags ay naninigas po yung parteng in-scrape po natin. Kaya ang resulta ay mas natatagalan po lumabas yung pinheads or minsan ay hindi na po lumalabas. Kaya mag-iingat po tayo kapag nag-i-scrape po tayo. Dahil imbis na mapabuti ay baka mapasama po yung resulta ng ating fruiting bags. Lahat ng procedure po na ito ay nababasa ko lamang po sa Facebook page ng Mushroom Grower Philippines. Ito po ay pinopost ni Sir Roberto Versosa na nagpauso po ng Batman Fruiting Bags. So, Batman Fruiting Bags po yung tawag dito sa type ng fruiting bags ko. So, kayo din po, basta sundin nyo lang yung procedure ay hindi po kayo maliligaw at siguradong magsasucess po yung inyong gagawin. At sa mga bagong viewers po na ngayon lang po nanood sa aking YouTube video ay pwede po ninyong panoorin yung pinaka part 1 ng video na to, which is yung Batman type na fruiting bags, para hindi po kayo malito sa mga videos ko. Dahil parang video series na po to ng ating Batman type na fruiting bags. So para mas maintindihan po ninyo ay hanapin nyo lang po yung Batman fruiting bag part 1 natin sa aking videos. Or isusulat ko na lang po yung link sa ibaba ng part 1 hanggang sa present na magkakapartner na mga videos, para hindi po kayo malito. So ayan na po yung unang palanggana natin na puno na. A few inches later. So pangalawang palanggana na po yung ating pupunuin ngayon. Ito po yung tips ko sa mga newbie. Kapag bare months na po, November to February, ito po yung pinaka peak season or favorite season na mamunga yung mga mushroom natin dahil sa klima na malamig. Ito po ay gustong-gusto ng oyster mushroom. Kaya kung newbie ka po at gusto mong mag-alaga ng mushroom, ay ngayon ka na po mag-alaga dahil hindi po mahirap magpabunga ngayon. Kapag summer na po at naisipan mo pong mag-alaga, ay medyo mahirap po magpabunga sa buwan po yon ng Marso hanggang Mayo.
Pero kung gusto nyo pong subukan, ay pwede naman po. Basta maibigay lang yung tamang temperatura at humidity ng ating mushroom. Ay bubunga po yan. Yan guys, may bagong sabit tayo. Pasensya na sa pagkakasabit, hindi maganda. Yun po ay brown oyster. Pero hindi ko pa po binubuksan. And share ko lang po yung napansin ko. Basta sa taglamig po ay kahit minsan ka lang mag-spray, bandang hapon, pa 5 p.m. ay okay lang po. Basta laging panatilihing basa yung wallings natin at floorings. Para magtuloy po yung mga maliliit na pinheads na natatamaan po ng tubig na minsan po ay naiistorbo at nadadry. Pero sariling obserbasyon ko lang po to. Malaya po kayong gawin ang gusto ninyo. So, ayan po. Puno na po yung pangalawang palanggana natin. At hindi pa po napitas lahat. So, babalik pa rin po tayo sa ating growing house. Pasensya na po dahil wala po akong ilaw sa aking growing house. Itong cellphone ko lang po yung ginagawa kong ilaw. Kung mapapansin po ninyo sa ating video, ay wala po halos insekto na lumilipad. Dahil po yan sa pagdi-disinfect natin bago natin iniskripan yung fruiting bugs natin. Punta naman po tayo dito sa harapan ng ating fruiting bags. So, ito po yung kagandahan ng ating Batman type na fruiting bags. Kung wala sa likod, nasa harap. Kung wala sa harap, nasa likod. So, tatlong butas po yung tsansa na pwedeng labasan ng ating mushroom. Actually po ay bonus na lang kung mamumunga sa harap yung ating fruiting bags dahil sa likod po ng fruiting bags mas madalas po mamunga yung ating mushroom. Yun, ganda ng cluster ng mushroom na to. Siguro po ay mga 150 grams yung bigat nito. Pera pa kapag merong bunga sa likod. So, abot po ng 200 grams to 250. Minsan yung bunga ng ating mushroom fruiting bugs. So, 5 a.m. po ako madalas mamitas ng ating mga mushroom. Dahil idadala pa po to sa palengke. Pero minsan kapag trip natin magbahay-bahay sa pagbebenta ng mushroom ay mga 7 a.m. po ako namimitas. Dahil mas malaki po yung kita kapag bininta mo bahay-bahay yung mushroom natin. Dahil retail price na po yung pangbenta. Kapag sa palengke naman ay wholesale price. So, ayan na po. Malapit na pong mapuno yung pangatlong palanggana natin. So, ayan po yung resulta ng ating pag-i-scrape. So, panoorin nyo lang po yung last video natin para malaman rin po ninyo yung step niya. So, kahit gaano po kaganda or kasustansya yung inyong fruiting bags,
ay may tendency pa rin pong hindi mamunga yan kapag hindi inalagaan ng maayos at masunod yung mga pangangailangan ng ating mga mushroom. So, minumungkahi ko po na mag-seminar po kayo para mabilis po kayong matuto at iwas palpak po. So, ayan po. Puno na yung pangatlong palanggana natin. So, sa unang buwan ng ating mga mushroom noon ay nakaharvest lang tayo daily ng 2 kilos. Pero sa pangalawang buwan na niya ay mukhang mas madami pa yung na-harvest natin. So, ayan nga po no mga kaabag, naka-harvest po tayo ng 3.5 kilos sa pangalawang buwan ng ating mushroom protein bags.